Tara, kilalanin natin ang samahang kababaihan ng Kapintalan. Karina Ortiz, ang manager ng Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative. Ang Kapintalan ay nasa loob ng munisipyo ng Caranlan na siyang dulong munisipyo naman ng Nueva Ecija. Ang aming kooperatiba ay organized noong 2001 and finally na registered sa Cooperative Development Authority noong January 2, 2002. Yan po ang nagsimula kami sa 30 kababaihan at currently, ang Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative ay may 102 members. Currently, ang aming kooperatiba ay engaged sa processing ng turmeric and ginger and coffee processing also. Ang pangunahing layunin ng aming kooperatiba ay makapagdulot or maging kaagapay ng aming pamayanan tungo sa pag-unlad at makatulong din sa kabuhayan ng aming mga pamilya, makapagbigay serbisyo rin sa members and the community. Sa ngayon, ang services na naibibigay ng kooperatiba sa members ay ang lending, pagpapahiram ng puhunan, and meron din kaming tindahan para makapagbigay ng mga basic commodities sa members and to the community also. At nadagdag nga po rito ang processing namin, food processing, para naman makapagbigay ng enhancement sa aming mga local products dito, agricultural products, kagaya ng aming mga luya at aming mga kape rin. Naisipan naming pasukin ang food processing business ng kooperatiba dahil nakita rin namin ang oportunidad na madagdagan ang pagkakakitaan ng bawat pamilya. Dahil nga po dito sa amin ay maraming nagtatanim ng luya at kape, so naisipan namin na bigyan ng value addition ng aming kape or i-process ang aming kape para maging kabuhayan na rin, additional na kabuhayan ng aming mga household. Sa ngayon po, ang available products ng kooperatiba na process na po ay ang aming turmeric and ginger tea and our coffee, roasted coffee beans. So, ito po ay mga soluble na po. Nagsimula kami mag-process ng ginger and turmeric noong 2015. Noong 2015, sinimulan namin ang processing ng ginger and turmeric tea. At mula sa manual operation ay naging mechanized na rin through the machineries from the agencies. Ang kape naman po namin ay idinagdag namin just last year lang po ang aming kape, 2021. Dahil nakita nga rin pa namin ang potential nito na pwede rin namin idagdag sa processed ginger and turmeric namin. Dahil siya rin lang naman na andyan and just waiting to be picked and processed. Nagsimula kami sa manual processing. Tapos, nung madala po namin ito sa iba't ibang ahensya, ipinakita na namin talaga na may product din kami. Doon po nagsimulang dumating yung ayuda ng iba't ibang government agencies. Maswerte po ang aming kooperatiba dahil na mula po sa suporta ng LGU namin, LGU ng Caranlan, na nag-endorse naman po sa iba't ibang agency ay dumating ang mga facilities and equipment para naman po maging mechanized ang operation namin. So from the DTI ay nauna yung mga trainings and seminars on how to handle processing business at sumunod nga po doon yung ginger and turmeric equipment from the SSF program of DTI. Sumunod naman po dyan ay yung
facility, processing facility from the Department of Agrarian Reform. And sumunod naman po yung galing sa DA na equipment and planting materials para po ma-sustain namin ang supply ng aming processing ng ginger and turmeric. And then, sa ngayon po, latest pong natanggap namin sa DA ay itong coffee processing facility with equipment also. So, mechanized na rin po ang processing namin ng coffee. Ang puhunan po namin sa ginger and turmeric processing ay 5,000 lang po. Dahil manual nga po yung pagsisimula namin. So, we bought a sack of turmeric worth 5,000. So, yun po ang naunang pinrocess namin. At hanggang sa makapag-produce kami nga ng product at nadala namin sa market. Sa kape naman po ay mula naman po sa kita namin sa turmeric, yun naman po ang binili namin ng coffee beans mula sa farmers. So we started at 7,000 worth of coffee beans. Yun po ang simula ng pamumuhunan namin. So, dito po sa Kapintalan ay maraming luya at turmeric. Lalo na po yung turmeric, it was considered a weed before. Parang damo lang po yan dito noon, hindi napapansin. Until sumikat nga po siya dahil sa health benefits niya, so mura po ang turmeric noon. So from that 5,000 ay na nakapagpuhunan na po kami. Kumasya pong pinampuhunan namin yung 5,000 sa processing. Siguro ang may consider namin na major challenges na kinaharap ng kooperatiba sa aming processing project ay marketing nga po. Dahil po hindi po malawak ang operation ng kooperatiba. So kinailangan naming maghanap ng customers through the help of the agencies also. Kagaya ng DTI through the trade fairs, ganun po. And then sa pamamagitan ng pagsali ng mga trade fairs conducted by DTI and DA at ganun din po ang LGU para ma-introduce po namin yung aming produkto. Sa ngayon po, ang aming mga market ay nakakarating na po ang aming mga products sa Baguio, sa Manila, some parts of Vizcaya, may nakarating din ng Cebu, and nakakalabas na po ng out of the country also. Nakakalabas na po ng bansa. Through hand carry naman po yung mga nakakalabas na bansa. And actually, may bibiyahe pong Canada sa isang araw, May 7, dala-dala ng isang kaibigan. Through the help of LGU, LGU po ang isa sa supporter dahil sa tuwing nangangailangan sila ng tokens for their activities, ay kami po ang kinukunan nila. Aside from our processed products, ay nagmamarket din kami ng mga fresh vegetables and fruits through the Kadiwa program of DA. Kami po ay naswertehan na nakakuha ng grant from the Kadiwa program para sa working capital namin. Currently, the Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative has been recognized by the LGU and the Department of Agriculture for participating in the programs that are assisting the farmers. And in 2020, the Department of Trade and Industry has awarded the Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative the outstanding MSME for that year. Masasabi kong nakatulong ang kooperatiba sa members at sa community dahil ilan na rin po ang nabigyan ng trabaho dahil sa processing project ng kooperatiba. At ganun din po, habang lumalaki ang negosyo ng kooperatiba ay mas nangangailangan kami ng tao at raw materials na nanggagaling naman po sa farmers namin. So, masasabi namin nga malaki rin ang naitulong sa farmers dahil nadagdagan yung kita nila. Bilang patunay ay nakita namin na nadagdagan ang income ng aming mga farmers at nagkaroon ng hanap buhay o pagkakakitaan ang ibang members namin. Bilang isang enterprise, may social responsibility rin ang kooperatiba. So, aktibo po ang kooperatiba sa pagsali ng mga programs
na pangkalikasan at pang-komunidad ang aming kooperatiba. Noong mag-engage ang kooperatiba sa food processing ay nadagdagan ang kita ng kooperatiba by 30%. Sa management naman po ng kooperatiba ay masasabi ko na yung malakas ang commitment namin na mapalago ito dahil ang aming kooperatiba ay nabuo dahil sa pagbubuklod-buklod at isang hangarin na mapataas ang antas ng aming pamumuhay. Dahil noong wala pa itong kooperatiba ay kung saan-saan po kami nangungutang. And then, andiyan kumapit kami sa 5-6 para lang makahiram ng puhunan sa garden. Pero wala naman pong nangyayari sa amin. So, yun po, nagkaisa kami na buuin ang kooperatiba na ito para meron kaming mahihiraman na sa amin din mapupunta ang kita pag at the end of the year. So, andun yung commitment namin na mapalago ito. At and from that, dahil din sa commitment namin na ito, ay sinikap namin na makapag-attend ng mga trainings on good governance and kung paano po i-manage na maigi ang negosyo ng kooperatiba. Para naman po sa ibang kooperatiba na gustong pumasok sa food processing, ang maipapayo ko lang siguro ay tingnan po natin kung ano ang yung maraming produkto, agricultural products sa paligid natin para hindi tayo mahirapan sa raw materials or supply. And sigurado po na makakatulong tayo sa ating mga komunidad at sa farmers natin dahil tanim nila yan eh. Andyan lang po na naghihintay na magamit at maging pagkakakitaan nila. Magandang pagkakitaan ang food processing. Kaya lang, kailangan nating mag-comply sa requirements ng ating agency, lalong-lalo na ang Food and Drug Administration. Kailangan po tayong mag-comply doon upang makakuha tayo ng license to operate. In behalf of the Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative, nais po naming pasalamatan ang local government of Karanglan dahil unang-una po sila ang nag-endorse sa amin sa iba't ibang agencies na pwedeng makapagbigay ng assistance sa aming kooperatiba kagaya ng Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, and ganun din po ang National Commission on Indigenous People. So, ang mga ahensyang ito po ang ang tumulong sa aming kooperatiba upang magtagumpay po kami sa mga hangarin namin. Sa mga interesado po sa aming mga produkto and sa mga may malaking puso dyan na gustong makatulong sa mga small and medium enterprises kagaya namin, ay makipag-ugnayan lang po sa number na ito. 0965-299-5091. Ang FB account naman po ng aming kooperatiba ay Kababaihan ng Kapintalan. So, as simple as that, ay makikita nyo na po ang aming mga produkto. So, again, sa food processing po ay malaki po ang may tutulong nito at may kita pa tayo. So, huwag na tayo tumingin sa malayo kung ano po yung available sa ating paligid. Yung usually ay nalalaglag dyan ay pag-aralan po natin kung ano yung pwede nating gawin doon or i-add on or para ma-enhance po ito para maging mabilis sa market. May kita sa agrikultura. Ako po si Ana Mindanao. Ako po yung treasurer. Ang ko po ay nakatulong sa amin sa pamamagitan ng employment info. Dati po walang hanap buhay, pero anong naipatayo po namin itong co-op, dito na po kami nagkaroon ng hanap buhay. Itong kape po namin na ito ay harvest na po namin dito sa Kapintalan. So,
dati po hindi pinapansin itong kape dahil wala pa pong bumibili. Ngayon, nagkaroon po nung yung isang organization sa Samahang Kababaihan, tapos may galing po sa DA na facility, kaya yung mga farmers na ay farmers binebenta na po sa amin dito sa co-op. Bago po namin lutuin, sinusort po namin, pinipili namin yung mga hindi magandang quality nung na coffee beans, at yung mapipili namin yun po yung niluluto para sa ano, yung binebenta namin, processing. Bali, everyday po nagluluto sila ng 9 kilos per batch po ng pagluluto nila. Ako po si Rowena Multog bilang isang membro ng Samahan ng Kababaihan. 20 years na po ako na membro at nagtatrabaho po sa kababaihan. Ito pong kape, niluluto po namin ng mahigit isang oras. Hinahalo po namin ng dahan-dahan. Kasi po, pag hindi po dahan-dahan po magkuhan yung apoy, pag malakas po yung apoy, sabi po niya, hindi masarap ang kape. Dapat lang po daw dahan-dahan yung apoy. Tapos palagi po hinahalo po. Ito pong kape namin po galing po dito po sa aming mga membro. Ito pong kape namin kasi noon wala po itong Samahan po ng Kababaihan. Noon nakita po nila na meron na pong nakatayo ng Panang po ng Kababaihan, sabi namin po, yung mga membro, sabi nila, maraming kape dito sa Kapintalan. Ano po ang gagawin natin, sabi nila. Tapos, sabi namin, meron naman ako ng kababayan. Tayo na ang bibili sa sarili nating na kape. Kasi sabi po ang mga membro, nasasayang lang mga kape. Bakit hindi daw napapansin? Pag ipupunta po sa ibang bayan, siyempre po, makanyang pamasahe. Mura pa, sabi nila. Tapos po, naisip po namin na bilhin nyo na natin kasi maganda po itong kape. Nasasayang lang po talaga sa tagal na panahon po. Ngayon lang po, nagkaroon po ng ganito dahil po sa Samahan po ng Kababaihan. Ngayon po, hindi na po nasasayang yung kape. Binibili na po ang buhok ng Samahan ng Kababaihan po. Malaking tulong po sa po namin. Kasi po noon, wala akong trabaho. Dulag po ako sa bahay. Nung nakuha na ako dito, malaki na pong tulong sa akin. Kasi po, lalong-lalo po sa gasusin sa araw-araw. Kahit pa paano, nakukuha naman po ang gasusin sa bahay. Lalong-lalo po sa mga anak po namin nag-aaral. Ako po si Victoria Trias. 3 years na pong member sa co-op na ito. After po ma-roasted itong kape, gigilingin po natin dito sa machine na binigay po ng DA. Ito na po yung finished product natin. Ready na po sa packaging. Pagkatapos pong ma-grind yung kape, ready na pong i-packaging. Tapos, ito po yung 250 grams. Then, ito po yung 500 grams.
Tapos po, pagkatapos malagyan, silot. Sisilot po natin siya. Nung wala pa tong machine na to, mano-mano po yung sealer namin kasi ay nahihirapan po kami pag marami yung sinisil namin. Pero nung ano, dumating na to, napagaan po yung trabaho namin. Hindi na masakit sa kamay. Ito na po ang finished product ng Kapintalan Coffee. Pwede na po siyang dalhin sa store. Katulong po ito sa, lalo na sa akin, kasi wala po akong trabaho. Tapos, nakakatulong din po ito sa allowance ng mga bata. Nung nagpandemya po, nawalan po ng trabaho yung asawa ko. Tapos, dito na lang po kami kumukuha ng ano, budget ko minsan, ganun. Dati po, nung hindi pa po ako member dito, nasa bahay lang po ako, wala pong ano, walang income. Naiisipan ko pong maging member dito kasi isa ako sa walang trabaho kasi hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Mahirap pumasok sa trabaho. Ang una pong step po na gagawin po namin ay magtitimbang po kami ng 10 kilo. Kaya po 10 kilo po ang aming tinitimbang na iluluto ay manual po ang aming ginagawa na paghahalo po para po hindi po siya masunog. And then po, papunta na po ako sa hugasan. Bubok po ko na po. Kaya na po namin hugasan ng turmeric para po maalis po ang mga lupa. Tatlong beses po namin hugasan. Pagkatapos po yung hugas, papatiktik po namin ng mga isang minuto o dalawa. Pagkatapos pong natiktik po ay ipupunta na po sa slicer. At isasalin po sa isasalin muna sa planggana bago igigiling. Ito na po yung next step natin sa pagigiling po. Paandar po natin yung machine. Ang next step po natin ay pupunta po tayo sa juicer at para makuha po yung juice niya. Ito na po yung juicer natin. Makikita nyo po, konti na po yung lumalabas sa machine. Meaning to say, wala na pong katas. So, yan na po yung last na kanya. Pagkatapos po ng juicer is, ilalabas po namin yung juice niya sa lutuan. Ito na po ang
na-press na juice ng turmeric tea. Tatakalin po na natin. Karaniwan, nakukuha po na yung 10 kilos ay 21 cups. Ang susunod po natin pong gagawin, tatakal po tayo ng sugar. Natapos pong nilagyan po ng asukal at nahalo, pwede po na nating lutuin yung ang turmeric na juice sa loob po ng mahigit ng isang oras. Ito na po yung next step natin. Pupunta naman po tayo sa pulverizer na galing po sa niluto po. Pagkatapos po ng pulverizer po ay ipupunta po natin yung yung na-pulverize sa repacking area. Oh. For recording purposes, titimbahin po natin yung giniling na turmeric powder. 2.8. Ito na po yung last step ng ating turmeric processing. Ang packaging na ginagamit natin ay 150 grams. Ang naluto po natin ngayon ay turmeric with honey. Ito na po yung pagsisil natin para hindi siya mabuksan. Ready na po para dalhin sa store. Ako po si John Mindanao. A member po ako ng kooperatiba namin. 15 years na po ako member. Nakakatulong po yung co-op namin pag yung halimbawa wala doon kami humihiram ng yung cash ganun. Natutunan ko po na yung pagtutulungan namin sa co-op namin, tapos halimbawa yun pong mga kailangan po ng co-op namin, sama-sama po kami mga group, mga member po. Masaya po ako na naging member ng kooperatiba namin dahil kumikita naman po ako sa aming kooperatiba. Dagdag kita po sa pamilya namin, tapos pag yung may yung nangangailangan kami, doon kami tumatakbo sa co-op namin.
Ako po ay natutuwa dahil dalawa po kami mag-asawa ay member po kami ng kooperatiba at malaki po ang natutulong sa amin, pamilya. My pet.